Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay ang mga uod na kumakain sa dahon ng ating pechay at mustasa. So dito, meron tayo, ayan o. Kahit na maalaga tayo sa ating tanim, paminsan-minsan hindi may iwasan magkaroon ng mga ganitong peste sa ating taniman. At ayan, sinira na niya yung dahon. So in this video, i-share ko sa inyo kung paano ba natin sila pupuksain. At simpleng-simple lang, ang gagamitin lang natin ay yung normal na matatagpuan sa ating kusina. At yan po ang dishwashing. Ang gagawin lang natin dito ay maghahalo ng isang kutsarita ng dishwashing liquid sa isang litro ng tubig. So kung wala ang kutsarita, pwede rin gamitin natin itong takip ng dishwashing liquid. Ito. So more or less halos isang kutsarita din ang laman nito. Itong ganitong takip. Yan. Halo natin sa tubig. Pwede rin nating haluan ito ng mantika. Pero in this case, hindi na po tinalagyan ng mantika yan. Dishwashing liquid lang na inihalo sa tubig. Haluin lang natin siyang mabuti. Gaya yan. Kailangan totally kumalat sa tubig yung ating dishwashing. Kasi malapot siya, ang tendency ay bababa sa ilalim. So kailangan haluin natin siya mabuti. Bukod sa dishwashing liquid, pwede rin ninyong ihalo dito yung sabon na Tide, halimbawa, Ariel, no, Champion, yung Pride, yung Breeze, Surf, kahit ano pong detergent yan. Basta wala lang bleach para hindi masira yung dahon ng ating mga halaman. Pero kung ganito ang halaman natin, nasira ng tuluyan na ganito, pwede na pong tanggalin ito, lamukusin at itapon sa basurahan. Pero in this case, assuming na nasa matinupang dahon or gusto nyo puksain yung iba pang natitira na uod sa dahon ng inyong tanim na pechay or mustasa or anumang green leafy vegetable yan, pwede nating isprayan nitong dishwashing solution. Sali natin sa sprayer. Oops. Yan. And then, i-spray natin doon sa mga uod. I-close up po natin. Ayan. So, ito yung ating mga uod. Ayan, mga buhay pa po yan. Ayan. Sana nakikita ng malinaw. And then, i-sprayan lang natin ito. So, kailangan sila ay mabalutan nitong ating dishwashing solution. Hintayin lang natin mga ilang minuto at tingnan natin ang resulta. Ito, meron pang tumatakbo dito isa. Oh. Gustong tumakas. Sprayan natin siya. At maghintay tayo ng ilang minuto para sa ating resulta. Alright, around 5 minutes na nakalipas. Tingnan po natin ang resulta kung buhay pa ba itong mga uod. Ito, buhay pa itong isang to. Yung iba, ayan, patay na sila. Medyo may gumagalaw pa. So, mahinang mahina na sila after 5 minutes. Hindi na sila makagalaw yung mga nabubuhay pa, pero marami patay na. Yan. Yan. Yun, meron pang medyo buhay dito, pero
wala na, parang parang lumambot yung kanilang katawan, parang nalusaw, nag-uumpisang malusaw. So yan po ang epekto ng dishwashing liquid pag ating inispray sa mga uod na sumisira sa ating pechay or mustasa man yan. Pasensya na po sa ingay ha, may tumatahol yung aso ng kapitbahay. Napag natin muna yung isang inisprayan dito, ayun, bumaluktot na lang siya, hindi na gumalaw. Close up natin nga. Patay na siya, oh. So, dishwashing liquid lang po, pwede natin gawing solusyon. Oops, merong isang tumatakas, oh. Hindi na isprayan, yun, nandun, oh. So, itong, yan, makita nyo, pagkabuhay pa, ayan, makibot na ganyan. Magalaw siya. So, sa dishwashing liquid lang, na ihahalo natin sa tubig, effective na para patayin ang mga uod ng ating tanim. Kahit po malaking uod yan, ang kailangan lang ay tamaan talaga sila ng direkta para sila mamatay. Kagaya ng isang ito, hindi tinamaan. So ayan, buhay pa siya, gumagalaw-galaw pa. Yan, tumatakas pa siya. So pagka ganitong merong uod ang inyong tanim na pechay or mustasa, ang magandang gawin ay tanggalin na kagad yung dahon. And then, pwede lamukusin lang siya, itapon sa basurahan. At yung mga may iwan na dahon, pwede nating isprayan ng dishwashing solution. Ang sa pag-i-spray naman, pwede po nyong gawin yan twice a week or as often as needed. Depende sa inyong observation. Huwag na tayo mag-i-spray ng dishwashing solution sa araw or sa initan ng araw. Dapat po yan mga gabi na, dahil yung sabon, pagka ito ay nasinaga ng araw, pwedeng makasira sa dahon ng inyong tanim. So advisable po ito sa gabi lang natin i-spray. Ayan, nagtumpok sila, oh. Patay na sila. Wala na. Kung may buhay man, hinang-hina na. Ito. Uod pa rin ito. Ngayon, ang tanong ay organic ba itong dishwashing solution? Well, syempre, hindi po organic ito. Dahil itong ating dishwashing ay chemical ang ginamit para mabuo yan. So, hindi po yan organic. Bukod naman sa dishwashing solution, kasi po mainam din na magpa-iba-iba tayo ng ginagamit para hindi magkaroon ng immunity ang mga uod. Lalo na pag nadaplisan lang yan, later on, baka magkaroon siya ng immunity. So, maganda po gagamit tayo ng iba. Siguro sa susunod, detergent naman ang ating iahalo. So, meron akong video kung paano rin na gamitin ang detergent na insecticide. Bukod yan, may mga nabibili po dito sa atin na pwede rin pang-spray. Isa sa effective na pang-spray laban sa mga uod na ganito ay yung 7. Nandiyan din yung Brodan. Yung Brodan, yes, maganda po yan. At saka yung Malatayon. Anyway, yun lang po yung mga nasusubukan ko ng gamitin. At take note lang po na kahit nag-i-spray tayo ng insecticide, hindi pa rin natin may iwasan. Paminsan-minsan talaga bumabalik yan. Kaya naman mas maganda kahit wala pang uod na ganito ay mag-spray na tayo para prevention. Pero syempre, pag gusto makatipid, pwede nyong gawin lang na pagpalit-palitin ang dishwashing liquid at ang detergent. Meron pang isang lumitaw dito, oh. Ayan, oh, hindi siya napuruhan, buhay pa, oh. Ayan, oh. Nakikita ba? Ayan. Pero yung lahat ng napuruhan natin, ayan, patay na sila. Nakatampok na sila dito. Okay, so yan po ang ating video kung paano puksain ang uod na pumapatay or sumisira sa mga dahon ng inyong tanim na pechay ba yan or mustasa. Gamit lang ang napakadaling gawin na dishwashing solution. Maraming salamat po sa panonood. And hope to see you in my other videos. Bye-bye!
Wala na. Patay na siya. Ito, maya-maya, patay na rin yan. Yung isa, ayun, gusto pang tumakas. See you.